Alam po ba ninyo na ang awiting Happy Birthday ang pinakakilalang awiting nakalimbag sa wikang Ingles ayon sa Guinness Book of World Records? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pau. Tara, at samahan niyo akong batiin ang ating mahal na ina habang naglalakbay sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Ang mabuting balita ng ating katubusan ay galing sa panulat ni Mateo 1:18-23 na kung saan nagpakita ang anghel na si Gabriel kay San Jose sa pamamagitan ng isang panaginip. Ipinahayag din niya ang magandang plano ng Diyos hinggil sa katubusan ng sangkatauhan, dala at dahil sa anak ni Maria na si Jesus. Kung babasahin po natin ang mga talata bago ang ating pagbasa sa umagang ito, ipinakita ni Mateo ang talaang kanan o genealogy ng ating Panginoong Hesukristo na nagsimula pa kay Abraham. Makikita rin natin ang pagmamahal at katapatan ng Diyos. Ito marahil ang dahilan kaya bukas loob na tinanggap ni Maria ang kanyang papel tungkol sa ating katubusan. Sapagkat alam niya na ang tumawag sa kanya ay isang Diyos na tinutupad ang pangako niya. Ano nga ba ang tatlong katangian ng Diyos na tumawag kay Maria? Una, trustworthy o mapagkakatiwalaan. May matandang kasabihan po tayo. Ang pangako ng hari hindi pwedeng mababali. Ngunit kung titingnan talaga natin, marami ng pangako ang mga dating hari at pinuno na hindi talaga natupad. Hindi ganito ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay sandigan mula noon, ngayon at kailanman. Ngayon, sa panahon ng pandemya, na kung saan hindi talaga natin alam kung ano pa ang maaari pang mangyari. Ating panghawakan ng kanyang salita mula sa panulat ni Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Ikalawa, tapat. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang kapares. Kahit tayo ay nagkakamali at nagkakasala, siya pa rin ay tapat dahil ito ang kanyang pagkatao. Ikatlo, tunay kong magmahal. Bilang isang magulang, nasasaktan po ako kapag may mga kasalanan na aking mga anak hinggil sa akin or may nagagawa silang hindi ko ikinatutuwa. Ngunit dahil mahal ko sila at sa grasya po ng Diyos, napapatawad ko sila. Ayon sa panulat ni San Pablo sa mga Romano 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ano meron tayo ngayon? Trustworthy o mapagkakatiwalaan, tapat at tunay kong magmahal. Ito'y mga katangian na taglay ng ating Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw si Maria at alam mong ganito ang Diyos na kasama at kaagapay mo, matatanggihan mo pa ba siya? Para kay Maria, happy birthday po, mahal na ina. At para sa ating Diyos na mapagmahal, maraming, maraming, maraming salamat. Kung kayo po ay na-bless nitong reflection na to, please like, share, subscribe Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa sa Facebook, Instagram, YouTube at Spotify. Muli, ako po si Pau na nagsasabing pagpalain po tayong lahat ng Diyos noon, ngayon at kailanman. God bless us all.